lahat ay tatalikdan ko. Magandang araw ng Miyerkules, mga kapanalig, at maligayang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola sa lahat ng mga Heswita at mga deboto niya. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na po tayo sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Na ihahambing ang kaharian ng langit sa kayamanan ng katago sa isang bukid. Kung may makakakita nito, ibabaon niya ito uli. At dahil sa kanyang kaligayahan, ipinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian at binibili niya ang bukid. Na ihahambing din naman ang kaharian ng langit sa isang negosyanteng naghahanap ng magagandang perlas. Pagkakita niya ng isang perlas na napakalaki ang halaga, umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas." Magandang araw, mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Nakakatuwang isipin sa ating ebanghelyo ngayong araw na matapos makita ng isang tao ang kaharian ng Diyos tulad ng isang kayamanan, muli niya po itong ibinaon. Ipinagbili niya ang kanyang lahat na ari-arian at binili ang lupaing iyon. Sa sumunod na parabola, ganun din yung nangyari. Matapos makita ang pearl of great price, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian para sa natatanging perlas na iyon. Ang kaharian po ng Diyos ay hindi isang lugar o espasyo. Ang kaharian ng Diyos ay isang relasyon, isang kaganapan. Kung nasaan ang mabuti, maganda at anumang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, doon siya naghahari. Kaya nga't magandang pagnilayan po natin ito. Bakit ba nila binubuwis ang lahat-lahat para sa paghaharing iyon? At sapat na din itong ebidensya na kung masumpungan at maranasan natin ang paghahari ng Diyos, tiyak masisihan tayo, magiging ganap at lubos ang kagalakan sa ating mga puso. Kung mundo ang pamantayan ng ating kasiyahan, kailan may hindi po tayo tunay na magiging masaya. Dahil tinuturuan tayo ng mundo na maging ganid. We want always more and more. Tinuturuan tayo ng kaharian ng Diyos na makontento, maging buo at tunay ang galak sa puso. Dahil alam mong kung nasa piling ka ng Diyos, ano pa ba ang hindi mo mapagtatagumpayan? Sa araw pong ito, ginugunita natin ang isang dakilang santo ng ating simbahan, si San Ignacio de Loyola. Napapanahong pagnilayan din natin ang kanyang mga tinuran, buhat sa dasal na kanyang itinuro. "Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko ay aking alay sa iyo. Ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko." Tatalikdan ko. Pagnilayan natin yan ngayong araw, mga kapanalig. Ano pa ba ang kaya kong talikdan upang mas maging ganap at buo ang kagalakan sa aking puso? Kung saan ang Diyos lamang ang tunay at marapat na maghari. Amen. Mga kapanalig, support our Pauline's mission. Subscribe, like, and follow Pauline's on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas sa tuwi na'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.